Ito po ang mga materials na gagamitin natin guys sa paggawa ng oil lamp. May maliit na bote, tapos lagyan natin ng oil. Ay, oil. Asin. At ito ang mga materials guys na gagamitin natin sa paggawa ng oil lamp. Lagyan lang natin ng asin ang grapon or bottle or can. Ay, can ba ito? Hindi ito can. Basta botilya or grapa. Maganda itong gawin or gamitin guys sa mga remote places. Yung malayo yung kanilang bahay sa no city or wala silang mga kuryente sa mga lugar nila. Pwede itong gawin guys. Pagkatapos, lagyan lang ng oil. Excuse me po guys. Pwede lang kayong gumamit ng used oil guys kapag meron kayong available. Pero ako ngayon wala akong magamit na used oil kaya ito na lang ginamit ko. Kailangan na mag-absorb yung oil sa bottom. Hanggang sa bottom or mag-absorb sa salt. Ito yung ginamit namin, ganito yung ginamit namin guys nung time na nagka-lindol dito sa Bohol nung October 13, 2013. Ganito ang ginawa namin kasi matagal yun na wala kaming kuryente. Mas maganda guys na gamitin nyo yung used oil na para medyo makatipid kayo. Kasi kapag hindi used oil, medyo mahal kasi yung oil. Hindi used oil yung ginamit ko kasi wala akong used oil ngayon. After nating maglagay ng oil guys, okay lang guys kahit hindi ko na pahintayin na aabot pa dyan yan sa bottom guys ha, para madali itong para lang mapadali itong video ko guys. Kumuha lang kayo ng ano, pasporo na stick at tapos ganituhin nyo. Kailangan makita yung dulo ng pasporo guys ha. Tapos ilagay nyo dito.
At pwede nang sindihan. Ay, nakalimutan ko pala guys. I forget to put oil. Sa posporo. Huwag huwag tayo mag-give up guys kapag hindi ito magsisindi. Ito na. Oh, umilaw na siya guys. Kita niyo ba guys yung ano, yung apoy? Yun nga ang sinasabi ko guys na hindi talaga tayo dapat mag-give up agad kasi kapag mag-give up tayo eh wala tayong magagawa. Just like this. Oh, kung nag-give up ako di hindi ito iilaw. Ganito lang ang gagawin nyo guys kapag kayo ay walang kuryente sa bahay. Ito lang ang gawin nyo. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe guys, please subscribe to my channel, Madiskarteng Buholana. At sa mga nagsubscribe na, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. I really appreciate na nagsubscribe kayo sa channel ko. At promise ko na hindi ko kayo bibiguin. At I'll try my best na mag-upload pa ako ng mga videos na makatulong sa inyo guys. Thank you for watching and God bless us all.